Ngayong araw, gagawa naman ako ng maha. Ito ang aking mga sangkap sa aking gagawing maha. Meron ako nitong durin na malaki, isa. Tapos, mais, isa. Tapos, isang Alaska, iba. Tapos ito, asukal. Hindi ko ito lalat, kalating kilo to. 1/4 lang ito ang aking ano. Yan. Tapos, ito din. Nilalagyan ko din siya ng gata. Tapos, ito. Ano? Tapos, ito. Kalahating kilong cornstarch na titimplahin ko naman siya. Lalagay ko na ang isang durin sa aking isang lalagyan. Yan. Ito na yung aking isang durin na ilagay ko na. Kailangan may isa kayong lalagyan na bowl na ganito kalaki. Tapos, ilalagay ko ang Alaska. Ay ang gata. Yan. Yung gata, yun ay yung una lang. Hindi na pinapadalwahan. Unang gata lang ilalagay. Sakto lang ang isang nyug sa isang ganito kadami. Tapos ito ang asukal. Sakto lang ang 1/4 nito. Sa lalagyan na yan. Ayos na ang lasa niyan. Kung saan ay naka-subdivide na siya. Tinaano ko ang kanya. At ngayon naman, nailagay ko na ang gatas na malapot malabnaw sa 1/4 na asukal. Lalagyan naman natin ng tubig para siya'y karagdagan, para siya'y mapuno. Kulang pa. Yan. Ito pa uli ang tubig. Tatantiyahin lang natin ang tubig natin. Yan, tama na yan. Hanggang dyan lang ang tubig niya. Pagkatapos, kuka tayo isang malinis na panghalo at ating imimix siya, haluin. Yan, kita nyo, namimix siya. Yung gatas niya sa ilalim, yan. Yan. Pagkatapos na nating mahalo ito at mamix na, kailangan na natin kumuha ng kawali sa ating paglulutuan. Ngayon, ito, ang ating kawali. Kailangan malinis. Itong cornstarch, ilagay natin sa kawali. Yan. Pag atin ang nailagay ang cornstarch, yung ating mga sangkap na pinagalo-halo sa isang malinis na lalagyan ay atin siyang ilalagay na para tunawin ang ating cornstarch. Pagkatapos, ilalagay na natin ang ating mais. At haluin siya. Nandun kay Miro. Yan. Pupold na natin siyang haluin ng ganito. Hanggang sa matunaw itong mga itong cornstarch. Yan. Nahalo ko na siya. Wala na siyang buo na cornstarch. Ngayon naman, isasalang ko na siya sa apoy. Yan. Make sure ha, na yung ating cornstarch ay madurog natin. Ang maganda, matunaw siya. Para maganda ang pagkakagawa natin ng maha. Ito lang ang problema dito. Mangalay talaga din ito sa paghalo. Pero sulit naman ang lasa niya. Masarap. Paluto na tayo, tropa, ng ating... Yan, tropa, paluto na ang aking recipe ngayong araw na ito dahil Pasko bukas. Yan, ito ang aming isa sa aming mga handa. Kaya maaga ko, tropa, itong niluto. Mas masarap to, tropa, pag nasa rep, pag malamig na bago ihayin. Talaga namang mapapasarap pa. Kaya, tropa, kung gusto nyo nito, panoodin nyo lang yung video ko. Tama-tama na yun sa sangkap ko sa ano baga, tropa. Takal na. Hindi ka na tropa mapapaya sa lasa. 100% masarap ang aking maha. Hindi naman ito ang kahirapan ng paghalo nito. Mabilis naman siya maluto. Ganito lang tropa, kasimple magluto. Ba't pa o order? Kung kaya namang gawin. Diba? Nakakatipid pa.
Kailangan pati tropa, pag tayo nakaluto na nito, meron tayong isang malinis na lalagyan para doon natin siya palalamigin. Kailangan haluin natin ang haluin, baka magtutunga ang ilalim pag hindi natin hinalo, pati ang apoy niya, yung katamtaman. Yan tropa, kailangan yan yung mapakulo natin siya, oh. Yan, bumubuo na siya. Yan, malapit na siyang maluto after mga 5 minutes. Ilang halo lang to, okay na to tropa. Kailangan yan, no, nakikita yung mga kumukulo na yan, no. Sabi nga, ipakuloyin ng matang isda. Yan. Yan, luto na siya, ililipat ko na siya sa isang malinis na lalagyan. At doon ko naman siya patitigasin. Ayan, patayin. Yan. Okay. Ito naman siya ilalagay. Yung ano na yun. Ayan. Yan siya ngayon papatigasin. O, oh, minatawag. Tugger lang. Tapos yung ating ina nito. Yan, okay. Yan. Lagi na nga mo, katropa. Ayan, katropa. Okay na, nakalagay na siya sa isang malinis na yung lalagyan. Ito na, oh. Oh, luto na, oh. Umakos ka dyan, katropa. Yan. Yan. Oh, Merry Christmas! Don't say it. Don't say it. Don't say it. Don't say it.